Okay po. Di ba lahat tayo nakakaranas na marami tayong mga impormasyon na kinukuha natin? Ang gusto natin ay bigyan rin natin to ng pahalaga, i-analyze din natin kasi bilang estudyante tayo rin nananaliksik. At ang aim rin naman natin, gusto natin ay may matutunan tayo, tama po ba? At objective, ibig sabihin, hindi ko truth to, kung hindi base to sa reality. Kaya kung bakit mahalaga natin ito tingnan. Sundan nyo lang po ito. Kayo po ba isang mabuting tao po? Hindi ko po maano kasi may makanya-kanya naman po tayong bad sides and good sides. Okay po. Sa tingin ko naman po, mabait po pero may bad side na din po ako. Ito po, para mabigyan natin po ng trivia. Alam niyo po ba na meaning talaga ng good ay moral excellence? Ibig sabihin, perfecto, hindi nagkakamali, walang error, walang kasalanan. Pero ito mga itatanong ko, ang aim natin, ay mas lalo natin mabuksan natin yung ating isipan and let's see kung ano ba talaga yung tinutukoy nitong reality na to. Sundan niyo lang po ito. Una ko pong tanong, kayo po ba ay nakapagnakaw ng isang gamit maliban na lang kung maliit o malaki? Maliban na kung pag-download ng music at movies? Hindi po talaga ako. Dahil po tinuturo po sa akin yan na napakasama po ng bagay na yan. Maliit man or malaking halaga, masama pa rin po yun. Ako hindi pa rin po kasi pinalaki po ako na maayos at saka po gawa po yun ng iba, hindi po dapat natin kuhanin. Okay, that's good po. Nakapagsinungaling na ba kayo sa tanan ng buhay niyo po? Opo, para po hindi po yung mabibigat, yung mga magagaan lang po na yung mga pagsinungaling. Opo, nakapagsinungaling na po ako. Nagsisinungaling lang po ako pag po talagang sa tingin ko po hindi po magiging maayos yung situation kapag hindi ko po pag sinabi ko po yung tunay. Okay po, next. Ginagamit niyo po ba ang salita ng Panginoon sa walang kabuluhan? Parang OM, alam niyo na po. Hindi po. Hindi po nagbubuhay. Oh, hindi po. May respeto po ako kay God. Hindi po. Well, dapat lang po talaga dahil niluwal tayo dito sa mundo na ito, may purpose tayo dito sa mundo, pero gagamitin yung ganong expression ay ang tawag doon ay blasphemy o pambabastos. Sa Biblia kasi, kamatayan yun ang parusa sa Old Testament. Ito po, I appreciate you po inyong patience. Ito po, nakaranas ba kayo ng pagkagalit sa isang tao, lalo na kung wala kayo sa mood? Opo, pero talagang may ginawa po talaga silang masama sa akin. Okay po. Okay po. Opo, nakaranas na naman po ako. Okay, well, I understand po. Lahat tayo dyan guilty. Sabi kasi sa Biblia, kung ang isang tao ay nag-commit ng galit sa kapwa niyang tao, ay daig na parang niyang pinatay ang tao na yun. Pero hindi literal, kundi mula sa puso. Kaya yun yung dahilan na kahit sa isip lang, nakapag-isip lang tayo ng masama, labag na yung kaagad. Kaya ang tawag doon ay being murderer, sa being anger sa mula sa ating mga puso. Ngayon, ito po mga tinatanong ko po sa inyo ay ilan yan sa mga sa 10 utos ng Diyos. Ang aim lang naman po ito is para makapag-reflect tayo, tingnan natin yung totoo nating karakter. Ngayon po, base po doon sa mga tanong yun, if may judgment day at tayo mamamatay po lahat, base po doon, kayo po ba ay guilty o innocent po? Guilty po. Dahil guilty din po. Sige po. Mamaya niyo po i-expand yan. Langit po o impyerno po? Hindi ko po alam dahil ang Diyos lamang po makakapag-decide nun. Hindi ko rin po alam pero mas gugustuhin ko po sa langit. Well, lahat ng tao gusto sa langit. Pero ang totoo rin reality, whether we like it or not, kapag may ginawa mga kamalian, kailangan mapagbayaran. At malinaw na tayo dyan na guilty kahit isa lang. Kahit sabi mo yung sinungaling, maliit lang yan. Hindi, big deal yan. Kahit ako, nalabag ko yan lahat yan. The point here is, lahat tayo dyan nagkasala. At dahil doon, sabi sa Biblia, ang mga nagsinungaling, mga nagnakaw, o hindi nirespeto magulang, o kahit yung gamitin lang ang salita ng Panginoon sa walang kabuluhan at iba pa, ay hindi makakarating sa langit, kundi itatapon sa impyerno. Sa tingin nyo, nakakabahala po ito? Opo, pero nasa sayo naman po yun kasi tayo po yung gumagawa nun. Opo, kasi syempre po nakakatakot, pero siguro naman po kung gagawa po tayo ng paraan para po mas maging mabuti, siguro naman po mapupunta tayo sa gusto nating puntahan. Well, kung idadaan natin to sa korte dito sa mundo, may suspect at mayroong judge. Yung suspect na patunayang siya ay guilty sa mga ebidensya. Pero sasabihin niya sa judge, ako ay, alam ko po, nagkasala ako, nagsisisi po ako, hindi ko na po ito uulitin.
Gagawin ko po ang lahat para ako'y makaalis po dyan. Ang sasabi ng judge, oo, oh, kailangan. Pero, dahil may ebidensya, guilty ka without any doubt. So, ikaw ay papasok ka sa kulungan. Tama po ba? Tama po. Dahil kailangan po nila pagbayaran yung kamalian nila. Kahit po ano pong paliwanag nila na wala silang, na magbabago sila, nagawa pa rin po nila yung kasalanan na yun. Kailangan po nilang pagbayaran yun. Katulad nga po nung sinabi niya, dapat lang po na mapunta po sila sa behind the bars kasi ginawa po nila yung dapat po nila panagutan. Kahit po sabihin po nila sila hindi guilty, kung may evidence naman po, dapat po gawin po nila yung sinabi nung judge. Ngayon, kung titingnan natin dito sa mismong actual na nangyayari, kahit itong mga kasalanan na ito, eh, sabihin nito parang hindi to big deal, pero big deal yan. At the moment na hindi natin nakita itong seriousness, talagang itatapon tayo dahil sa impyerno. Pero ito ang tanong, ano bang ginawa ng Panginoon upang hindi tayo maitapon dyan sa impyerno at makaalis tayo dyan sa judgment day? May naiisip po ba kayo? Ano po, para po, pinapadala niya po sa atin yung mga pari upang hatid sa atin yung mga kaniyang mga salita para maiwasan po natin na magkasala at mapatapon po sa impyerno. Yun nga po, gaya po yung sinabi niya, meron po mga ipapadala sa atin para po tayo turuan at tulungan para po magbago. Well, I think, I assume, baka alam niyo po ito talaga, pero baka kailangan niyo talaga ito i-recall. Ito yon. Ikaw, ako, tayong lahat ay nagkasala. Pero ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, sa pamamagitan ng kanyang dugo, yan yung naging daan upang mapagbayaran ng kasalanan. Kaya yung suspect, pag may nagbayad ng piyansa sa kanya, kahit siya'y guilty, yun ay automatic na legal at siya ay makakalaya dahil may nagpiyansa at recognize yan ng korte. Ganun ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, na kahit siya ay inosente pero pinako siya sa krus at yung kanyang dugo ang naging daan upang mapagbayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya kahit ganun, guilty, makakalaya dahil sa ginawa niya. I-share ko na rin po ito sa inyo. Yun nga, 2,000 years ago, ipinadala niya ang bugtong niyang anak na si Jesus upang mapagbayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Siya ay nagkatawang tao, naging tapat siya sa Diyos Ama, sinunod niya lahat ng utos, lahat ng pawang katotohanan na gusto niya rin ay maibahagi ang katotohanan. Pero mga tao, ayaw maniwala sa kanya. Kaya ano nangyari? Pinahirapan pa siya, kahit inosente, wala, pinako siya hanggang sa siya ay namatay. Ito po, para maintindihan nyo, ano ba ang kanyang huling tatlong salita bago siya mamatay sa krus po? May naisip po kayo? Ama, patawarin mo sila. Well, yes, pero hindi siya doon. Kayo po? Katulad lang din po nung sa kanya. Ganun din po. Well, actually, ang sinabi niya ay natapos na or it is finished. Ibig sabihin, nabayaran na ang mga kasalanan. Kaya kahit guilty, pero kapag nakita niya na kailangan niya ng tagapagligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, yun, patatawarin ang mga kasalanan, bibigyan ng panibagong puso at isipan at higit sa lahat magkakaroon ng buhay na walang hanggan na hindi natin makakamit yan kung hindi sa biyaya ng Panginoon. Ngayon, para makamit naman natin itong buhay na walang hanggan, may dalawang aspeto dito. Una ay ang pagsisisi sa kasalanan, repentance. Ibig sabihin, hindi lang basta sorry. Tayo, oo, nakagawa tayo ng mali. Pero ang point dito, patuloy na iko-correct yung mga nagawa ating kamalian, babaguhin ang puso at isipan. Kaya yung sabihin, repentance. Pagsisisi sa kasalanan, hindi lang basta sorry yan. Na kung saan, kailangan makita natin ang Panginoon yung dapat malugod. Second ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang bilang Panginoon at tagapagligtas. At the moment na ginawa niyo po yun, mag-repent at manampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang, ay patatawarin kayo ng Panginoon mula sa mga kasalanan ginawa niyo, bibigyan kayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat, mas lalo niyo maunawaan kung bakit ang mga ganito pangyayari na dahil sa likod na hultay sa kasalanan. Pero kung makita natin yung pinapundasyon na siya, yung tagapagligtas natin, ay mas lalo natin maunawaan kung bakit yun ang pinakamahalaga, na maisentro natin ang buhay natin na siya yung dapat nating kilalanin. Sa tingin niyo po, pag-iisipan niyo po itong ating napag-usapan po? Opo, dahil kailangan din po namin yan ngayon, lalo na po at pare-pares naman tayo. Tayong tao nagkakasala, kaya kailangan po talaga natin na magsisi at humingi ng tawad sa Diyos. Ano ang tanong? Pag-iisipan niyo po itong ating napag-usapan po? Opo, kasi po, dito po, malalaman ko po ba kung tawa po ba yung ginagawa ko, or kung kaano-ano po ba.
maano ko po yung sarili ko kung mabait po ba akong tao. Tsaka po mas ma... Ano tawag doon? Mapapalapit ka kayo. Yun po, mapapalapit na po ako sa Diyos. Ito po para mas malinaw po sa inyo, hindi ko kayo hinahatak dahil wala akong kakayahan po niyan. Ang gusto ko lang po ay may bahagi at tingnan nyo rin po to sa Mege. Isipin nyo na hindi natin alam kung kailan tayo mabubuhay. Sabi nyo po yan kanina, hindi yan pananakot. Ang tawag po dyan, reality check. Na kung saan hindi natin talaga alam, lalo na pandemya, lalo na at hindi natin alam ang mga nasa paligid. Mahalaga po bigyan natin to with urgency na para bang tayo mamamatay. Pero ang point nito, makitin natin kahalagaan na may Panginoon. At ang biyaya ng Panginoon, hindi yan imposible. Pwede magkaroon ng pagbabago agad-agad dyan. Siya ang soberanong Panginoon, siya ang namamahala sa lahat at higit sa lahat. Alam niya na kapag yung mga tao nakita niya yung talagang kailangan talaga ng may Panginoon, ay talaga makikita ng mismo niya na magkakaroon talaga ng pagbabago. Ito po, bago po umalis, ano pong inyo pong purpose sa inyo pong buhay, lalo na inyo pong kaarawan po? Ano, gusto ko lang po ay makamit yung gusto ko at maging masaya para sa isang kabataan katulad ko at saka po ang maging masaya ang pamilya ko at magbigay ko sa kanila yung mga binigay, yung mga ginawa po nila para sa akin hanggang sa pagdating ko dito. Yun po yung purpose ko po sa buhay ko. Gusto ko po maging successful po ako, makatulong po ako sa ibang tao. At ano po, bilang isa naman po, alam ko po mabuti din po ang tao. Gusto ko po sila tulungan kung paano po yung magiging mabait. Tapos makatulong din po ako sa pamilya ko. Ayun po, pero tama yung mga purpose nyo, pero ito talaga pinaka-main. Ito po ay ang makilala natin ang Panginoon at siya ang malugod o mag-glorify ng habang buhay. Yan yung dahilan kung ba't tayo nandito sa mundo na ito. Marami nagsasabi parang wala tayong purpose sa buhay, pero hindi. May purpose talaga tayo sa buhay. Ito, may kikwento lang, nung mabilis lang to bago ako umalis. Nung kahapon ay nakinig ako sa online Zoom ng isang wake service na matay. Kung saan itong tao na ito ay siya ay ulila. Siya ay illegitimate child. Siya ay lumayas sa kanyang mga magulang niya, though hindi niya talaga magulang kasi hindi niya makita yung kanyang totoong magulang. Pero ang point na to, kahit siya ay nag-iisa, pero may mga nag-aruga sa kanya at hindi naging hadlang upang makilala niya ang Panginoon. Totoo, mahirap. Nag-iisa siya. Parang nag-iisa tapos biglang nagkasakit siya, nabalian siya ng sa may hips. Pero tinulungan siya ng mga tao na yun, pero hindi siya sumuko dahil kung saan nanampalataya siya sa Panginoon. Ngayon, ang gusto kong punto dito, maaari tayo sa ating buhay, maaaring mag-iisa rin tayo, maaaring may mag-iiwan sa atin. Pero mahalaga na ma-handle natin itong sitwasyon na ito na kung saan yung Panginoon ang dapat natin kilalanin. Yun ang reality. Maraming tao maaaring iiwan sa atin. Marami na kahit umahal natin sa buhay, pwede tayong iwanan sa area yan. Hindi yan joke. Pero ang gusto natin punto dito, pag kinikilala natin may tagapagligtas, walang imposible na kahit anong hirap, makakayanin natin yan. Lalo na po sa inyo po na alam ko binanggit nyo na meron kayong mga anxiety. Ang pinakamahalaga po dito ay yung maging accountable. Ibig sabihin, hindi tayo dapat nag-iisa. Ganun po, na kung saan hindi talaga tayo nag-iisa. Pero yes, reality, nag-iisa man tayo, pero mahalaga yung spiritual natin, bigyan natin ng importansya. So sa summarize lang po nito, yun nga, mahalaga po na makita natin yung spiritual po natin, yung pagbabasa sa kanyang salita sa Biblia, maging importansya po to sa atin. Kung tayo nagugutom, kakain po tayo, tama po ba? Opo. Opo. Pag naghahanap tayo ng mga kausap, gagawa tayo ng paraan, tama po ba? Opo. Opo. Ganun po, sa spiritual. Magkakonect yan po yan lahat. Marami ang nagtitake for granted niyan. Pero mahalaga na bigyan din natin to ng importansya po nito. At dahil dito, maintindihan natin po ito na kahit sa ganito pong pangyayari, ay makita natin na may pag-asa talaga na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo lamang. Maraming salamat po. Meron po ay katanungan po. Wala na po. Maraming salamat po at magingat po kayo. Thank you. Magingat din po kayo. Po.